ang tanong para sa video na ito. Anong uri ng aswang si Conrado? Paglipas ng ilang buwan, bagaman sariwa pa rin kay Coronado ang kalunos-lunos na sinapit ng kanyang ama, pinili niyang tanggapin ang nangyari at umusad sa kanilang pamumuhay. Ipinagpatuloy ni Conrado ang pagpapatakbo sa kanilang palayan. Wala din kasing ibang aasahan sa gawaing iyon. At isa pa, ito na lang ang naiwan na alaala ng kanyang ama. Isang araw, habang nagtatrabaho siya sa kanyang palayan ay nilapitan siya ni Limuel. Hindi pa din maayos ang pagtrato niya kay Limuel dahil sa sinisisi niya pa din ito sa pagkamatay ng kanyang ama. Magandang umaga sa iyo, Conrado. Naparito ko upang tanungin ka kung handa ka na bang tanggapin ang Bertod. Tanong ni Limuel. Kaagad naman siyang tinignan ng masama ni Conrado. Ang lakas naman ng loob mong tanungin ako ng bagay na yan. Alam mo sa sarili mo na ikaw yung sinisisi ko kung bakit hindi ko natulungan yung tatay ko, di ba? Dahil sa'yo, kung bakit wala akong nagawa. Kaya wag mo akong tatanungin ng bagay na yan dahil wala kang karapatan. Tugon ni Conrado. Bagaman hindi maganda ang pagtrato ni Conrado sa kanya, hindi naman siya nawalan ng pag-asa na balang araw ay mauunawaan ni Conrado ang sinabi niya. Conrado, alam mo sa sarili mo na wala kang magagawa kay Emong. Yung tatay mo nga ay hindi siya kinaya. Ikaw pa kaya na hindi pa sumisibol? Oo nga, wala na sa tatay mo ang Bertod. Pero nasa dugo niya ang pagiging isang gabunan. At ganun din sa'yo. Conrado, isa kang purong dugo mula sa angkan ng iyong ama. Nauunawaan ko ang galit mo. Pero alam ko, na darating ang panahon na mauunawaan mo kung bakit kita piniling iligtas. Wika ni Limuel. Kaagad na din siyang umalis matapos noon. Naiwan si Conrado na nag-iisip ng malalim. Naupo ito sa isang lilim at pinag-isipan ang lahat ng sinabi ni Limuel. Nagbaliktanaw siya sa kaganapan nung gabing namatay ang kanyang ama. At doon niya napagtanto na tama ang sinabi ni Limuel. Kaya hindi pa man nakakalayo si Limuel ay tinawag niya ito. Limuel, sabihin mo sa akin, paano ko tatalunin si Emong? Wika nito. Kaagad namang huminto si Limuel at nilingon si Conrado. Kung handa ka na, ituturo ko ang lahat ng dapat mong malaman. Tugon ni Limuel. Kaagad silang umuwi papunta sa bahay nila Conrado. Kinausap din ni Conrado ang kanyang ina at tanggap naman ng kanyang nanay ang kanyang naging pasya. At isa pa, alam niya din sa kanyang sarili na siguradong darating ang panahon na tatanggapin ni Conrado ang pamana ng kanyang ama. Kaagad nang sinimulan ni Limuel ang pagsasanay ni Conrado, itinuro nito ang lahat ng dapat malaman ni Conrado tungkol sa kakayahang taglay ng Bertod. Kalakip nito ang likas na kakayahang taglay niya bilang isang gabunan. Ang inyong lahi ay naiiba sa lahat. Bagamat hindi ka pa maituturing na kasing lakas ng iyong ama, taglay mo naman ang kakaibang kakayahan. Ito ay ang maglakad at magpalit ng anyo sa ilalim ng tirik na araw. At kung papalarin ka, Conrado, maaari mong kontrole ng pagiging hayok mo sa laman ng tao. Wika ni Limuel.
ipinaliwanag niya din ang kaibahan ng lahi nila Conrado sa ibang aswang. Ayon kay Limuel, ang lahing kinabibilangan ni Conrado ay tinatawag na daghamon. Mga uri ng aswang na hindi kailangan pumatay ng tao upang lumakas. Ang pagpatay nila at pagkain sa isang tao ay isinasagawa para sa isang ritual. Minsan lang nila ito ginagawa. Hindi kagaya ng ibang aswang. Hindi rin sila natatakam sa mga buntis, sanggol at mga bata. Kung gayon, hindi pala masama kung ituturing kaming mga aswang. Hindi masama ang lahi namin. Tanong ni Conrado. May tuturing pa din kayong aswang. Dahil nabibilang kayo sa mga lahi nito. Ang kaibahan nyo lang sa lahat ay ang inyong pinagmulan. Kayo ay nagmula sa angkan ng mga gabay ng kalikasan. Ang inyong mga ninuno ay mga babaylan. Mga babaylang isinumpa ng mga diwata. Magpasaganon pa man, nananaig sa inyo ang pagiging mabuti. Wika ni Limuel na tumatak sa isipan ni Conrado. Kung gayon, hindi ko pala kailangan maging masama para maging malakas? Tanong ni Conrado, ngunit binalaan siya ni Limuel. Ngunit may isang bagay akong nais ibilin sa'yo. At sana ay pakatandaan mo, Conrado. Alisin mo ang galit sa puso mo. Dahil sa oras na tanggapin mo ang bertod sa iyong katawan, at kapag nagkataong may galit sa puso mo, kakainin ng galit ang natitirang kabutihan sa puso mo. Bagay na hindi ko papayagan. Wika nito. At dahil sa mga sinabi ni Limuel, nagbago ang daylan ni Conrado sa pagtanggap ng bertud ng kanyang ama. Nauunawaan ko, Limuel. Tatanggapin ko ang bertud na ito hindi para mapagiganti ko ang aking ama, kung hindi para ingatan ang pinakamahalagang bagay na iniwan niya para sa kanyang pamilya at ang legasya ng mga ninuno naming nauna sa amin. Ipinapangako ko din sa ngalan ng aking ama, nagagamitin ko sa tamang paraan ang pinagkaloob ng kapangyarihan ng bertud. Tugon ni Conrado at kaagad niyang isinubo ang bertud ng kanyang ama. Wala namang kakaibang nangyari matapos nun, dahil ayon kay Limuel ay aabutin ng mayigit isang buwan bago ang una niyang pagbabagong anyo. Pero laking gulat ni Limuel, dahil ilang araw pa lang ang nakalipas, nagpakita na ng tanda ng pagbabagong anyo si Conrado. Isang araw habang nag-aayos ng mga kagamitan sa kanilang botega, nakaramdam siya ng kakaibang init sa kanyang katawan. Bigla na lang siyang pinagpawisan, kaya pinili niyang lumabas ng bodega para magpahangin. Napansin naman ito ni Limuel. Kaya kaagad niya itong nilapitan. At habang papalapit siya dito ay nakita niyang unti-unting namimilipit sa sakit ang binata. Dali-dali siyang tumakbo papunta kay Conrado. Kaagad niya itong pinasok sa bodega para walang sino man ang makakita. Alam ni Limuel na ito na ang unang hudyat ng pagbabago ng anyo ni Conrado bilang isang aswang. Conrado, makinig ka sa akin. Matinding sakit ang pagdadaanan mo kaya kailangan mo itong tisin. Dahil pagkatapos ng matinding sakit, makakamta ng iyong katawan ang bagong katauhan bilang isang ganap na daghamon. Wika ni Limuel sa namimilipit na si Conrado. Pinili din itong itali ang binata para kung sakaling naisin nitong tumakbo ay hindi ito makakalabas ng bodega. Ipinaliwanag din ni Limuel sa nanay ni Conrado ang mga kaganapan. Hindi niya iniwan si Conrado hanggang sa tuluyan na itong makapagpalit ng anyo.
Pero laking gulat ni Limuel. Dahil kulay lang ng balat ni Conrado ang nagbago. Naging matipuno lang ito at tumangkad, pero ang pagbabago ni Conrado ay hindi kagaya ng kanyang ama. Nang makatayo si Conrado ay marahan siyang lumapit dito. Conrado, nakikilala mo ba ako? Takot na wika ni Limuel. Dahil baka wala sa sarili si Conrado at bigla siyang atakihin ito. Munit nakahinga siya ng maluwag nang makita niyang tumango si Conrado. Hindi pa ito ang ganap na pagbabago ng anyo ko, Limuel. Nararamdaman ko na may kung anong nilalang ang nais ko mawala mula sa loob ko. Wika ni Conrado. Napansin ni Limuel ang usok na lumalabas sa bibig ng binata habang nagsasalita. Nanayo ang lahat ng balahibo ni Limuel nang lumingon si Conrado sa kanya. Nagbabaga ang mga mata nito at may kung anong marka ang nakasulat sa mukha ni Conrado. Biglang nanghina ang tuhod ni Limuel. Makikita din ang labis na pagkagulat sa mukha nito. Bigla niyang naalala ang sinabi ng kanyang ama tungkol sa anyo ni Conrado. Ayon sa kanyang ama, minsan sa henerasyon ng lahi nila Conrado, sisibol ang isang kakaibang uri ng daghamon. Ang pinakamalakas at makapangyarihan. Ito ang susunod na hari. Hindi akalain ni Limuel na masisilayan niya ang pagsibol ng hari ng aswang. Mahabagin langit. Hindi. Hindi, Conrado. Nagkakamali ka. Ganap na ang pagbabagong anyo mo. Ikaw ang nagtataglay ng dugo ng isang haring aswang. Sikapin mong magbalik sa anyong tao mo at ipapaliwanag ko sa iyo ang lahat. Wika ni Limuel. At maya-maya pa ay nagbalik na sa anyong tao si Conrado. Kaagad naman itong nawala ng malay, kaya inalalayan niya ito paakyat ng kanilang bahay. Hinayaan na muna niyang magpahinga si Conrado at nang magkamalay ito ay kaagad siyang nilapitan ni Limuel. Kamusta na ang pakiramdam mo ngayon, Conrado? Bungad na tanong ni Limuel. Ayos lang naman, Limuel. Medyo nananakit pa din yung katawan ko, pero maliban doon, napakagaan ng pakiramdam ko kumpara nung hindi pa ako nagbabago ng anyo. Tugon ni Conrado. At ayon din sa kanya ay biglang lumakas ang kanyang pang-amoy. Tumalas din ang kanyang mga mata at pandinig. Namangha si Conrado sa sarili niya ng mga oras na yon. At nang akmang tatayo sana ito ay pinigilan siya ni Limuel. Teka, sandali lang. Huwag ka munang tumayo dahil baka mahilo ka. Wika ni Limuel. Ngunit ngumiti lang sa kanya si Conrado at kaagad na naglakad palabas ng bahay. Lumingon siya kay Limuel at kanyang ina at nagsabi ng, "Gusto kong subukan yung lakas ko, Limuel." Wika ni Conrado. Matapos niyang sabihin yon ay tinalon niya ang hagdan ng kanilang bahay. Kaagad naman siyang sinundan ni Limuel. Ngunit napakabilis ng pagtakbo ni Conrado. Wala siyang damit na pang itaas ng mga oras na yun. Mabuti na lang at walang gaanong tao sa kalsada, kaya walang sino man ang nakakita sa ginawa ni Conrado. Marami kasing kabahayan sa lugar nila at malapit na din sa mismong bayan, kaya naging maingat si Limuel dahil sa pangamba na baka may aksidenteng makasalubong kay Conrado at malaman ang kanyang sekreto. Patuloy lang sa pagtakbo si Conrado.
hindi naman magkanda ugaga si Limuel sa paghabol dito. Hanggang sa huminto si Conrado sa isang kanto. Naabutan na siya ni Limuel. Nang maramdaman ni Conrado si Limuel sa kanyang likuran, sumenyas ito na huwag mag-iingay. Sabay turo sa isang tao na nakatayo sa harapan ng bahay. Inobserbahan nilang dalawa ang ginagawa nito. Nang matiyak ng mga kalalakihan na walang tao sa paligid, isa-isa nilang inakyat ang bakod ng bahay na yon. "Mga magnanakaw, Limuel, dito ka lang. Tuturuan ko sila ng leksyon." Wika ni Conrado, pipigilan sana siya ni Limuel ngunit wala itong nagawa. Sa kadahilan ng napakabilis kumilos ni Conrado, ayaw niya din lumikha ng ingay dahil baka magising ang mga tao sa paligid. Namangha ng gusto si Limuel sa nakitang ginawa ni Conrado. Tumapat lang ito sa dilim at bigla itong naglaho. Halos hindi niya na makita si Conrado kung hindi lang dahil sa nagbabagang mata nito. Ilang sandali lang ang lumipas. Naglabasan na ang mga tao sa loob ng bahay. Bigla namang nagpakita si Conrado sa anyong aswang. Naglakad ito papunta sa mga kalalakihan. Biglang nataranta ang mga ito. Hindi sila makakilos na parabang pinako ang kanilang katawan. Kitang-kita ang mga reaksyon sa mukha nila habang nakatitig kay Conrado. "Ikaw ba naman ang makakita ng isang aswang na naglalakad na kulay itim ang balat at nagbabaga ang mata? Umuusok pa ang kanyang bunganga." "San kayo pupunta? Ha? Ang lakas ng loob niyong magnakaw ng pinaghirapan ng ibang tao." Wika nito sa malademonyong boses habang nakangisi. Bigla niyang sinunggaban ng kagat sa leeg ang isa sa mga ito na siya namang ikinagulat ni Limuel. Matapos niya itong kagatin, inihagis niya ang walang buhay na katawan ng tao sa iba pa niyang mga kasamahan. Tumatawa pa ito habang pinapahid ang dugo sa kanyang bunganga. Kinilabutan ng gusto si Limuel sa nakita niya. Pero alam niya sa kanyang sarili na kontrolado ni Conrado ang kanyang sarili. Hanggang sa isa-isa niyang pinagbabalibag yung mga magnanakaw. Nang mawalan ng malay ang mga ito, hinubaran niya ito ng damit at tinali ang mga kamay at paa nang hindi ito makatakas. At yung bag na naglalaman ng mga gamit na ninakaw nila, isinabit ito ni Conrado sa kanilang leeg. At gamit ng dugo ng namatay nilang kasama, isinulat niya sa katawan ng mga magnanakaw ang katagang "Magnanakaw at huwag tularan." Matapos niyang gawin yon ay naglakad na siya pabalik kung nasaan si Limuel at niyaya niya ito pabalik ng tahanan. Sa unang pagkakataon ay naipamalas ni Conrado ang kanyang lakas bilang isang haring aswang. Ngunit sa kabila ng kanyang lakas, hindi pa rin maiwasan ni Limuel ang matakot para sa kanyang kaibigan. Dahil alam niya sa kanyang sarili na darating ang araw na muling magpapakita si Emong. Muli nitong tatangkain na kunin ang bertud ni Conrado. Ayos mga kaninuno! Siyempre hindi din mawawala ang ating shoutout, kaya shoutout muna tayo. Shoutout kay Sandra Herrera, Nora Valdez,
Yana Christine, Rowena Deligero, Cecil Rodriguez, Lord Olaybar, Milan Paldon, Badit 32 Taiwan, Shallow Yummy, Rihanna K, Dexter J, Grace Riquitillo, Jimboy Pangdusulan, J. Rookie, Felisa De Guarto, Contreras Kevin, Nanay Isabelita, Mayet Dornido, Marianida, Charlie Kagampang, Michelle Cedron, Luis Well, Ryan Malo, Christine Joy, Ikba Pabilano, Manolito Estoque, CJ Pasete, at kay Krung Krung Hides. Ayos yung huli, Krung Krung Hides. Maraming salamat sa mga comments niyo, mga kaninuno. At para sa mga gustong ma-shoutout, comment lang kayo dito sa ating video at sagutin ang ating katanungan na tinanong ko nung simula ng video. Invite ko din kayo na i-like ang ating Facebook page na may pangalan na Ang Ninuno. At sana subscribe din kayo sa kabila kong YouTube account na Ang Ninuno Vlogs. Kita-kits tayo sa susunod na kwento, mga kaninuno. Maraming salamat. Bye!